Discussion. Helpful topics. Reaction from people around the world. Salamat po, salamat. Salamat sa inyong palakpak. Salamat sa inyong pag-subscribe. Tatalakayin po natin ulit ang issue dito sa usapin ng ABS-CBN. Dahil ako po'y dating empleyado dyan sa ABS-CBN. At nakikisimpatya po tayo dun sa mga kasamahan ko dyan na ngayon na nanganganib mawala ng trabaho. At dun sa mga dati kong kasamahan na nawalan ng trabaho. Na hanggang ngayon po ay hindi po na nagkakaroon ng hustisya yung kanilang ipinaglalaban. So matindi po itong mga revelasyon na ibinigay ni Jason sa ni Mel Chanko at ng mga iba pang kasama ng natin dyan sa ABS-CBN na mga natanggal. Tayo po'y dating official ng rank and file union dyan sa ABS-CBN since nagtrabaho po tayo dyan since 1999 hanggang 2008. Kaya ito pong mga kasalukuyang manggagawa ng ABS-CBN, eh alam mo naman po natin na mahirap mawalan ng trabaho. Eh ako po, ang concern ko ay yung mga dati kong mga kasamahan na ngayon nandiyan ni nanganganib na walang mawala ng trabaho. Subalit may mga issue pong matinding issue, mga revelasyon na lumalabas ngayon na mga hindi na i-ere noon, hindi na papakinggan ng taong bayan. Kaya ito na po. Ito po yung interview ng DZRJ kay dating empleyado din ng ABS-CBN si Jay Sonsa. Yun din yung ano, yun yung pagbibigay ko. Dahil doon sa mga datingan sa ABS, siguro alam nila na hindi naman ako ganun kalayo sa Pangasiwan, ano. As a matter of fact, pagka may problema sa ngalan ng mga maliliit na manggagawa, dumidiretso ako doon sa penthouse. Kinakausap ko yung mga Diyos doon. Mm. Si Nagabi, si Freddy, si Rolly, si LBJ, at sino pa mga vice-presidente. Hindi ako nahiya kasi hindi ako nanginginig makiit sa mga Diyos eh. Pagka ngalan ng mga maliliit na manggagawa. Mm. Sabi ko, ito magpapaalam ako ng maayos, kid ka ako. Mm. Kasi ang tawagan namin pag after 5.30, 5.30. Big Jermes. Kid, kaya kung nakita mo doon sa post, may kid sa dulo. So, sabi ko, maghiwalay tayo ng landas ng maayos. Ako eh, hindi ko na kayang sigmurahin yung nangyayari dito. Papaalam ko. Sir, ano yung ano? Sige nga, pwede ko kayong baka pwede magbigay ko kayo ng mga halimbawang hindi nyo masikmura noong panahon na yun. Kasi marami akong trabaho sa ABS eh. Apo. News director ako. Pagkatapos announcer ako. Pagkatapos program host, supervising producer. Barkada nila. Minsan-minsan bugaw. Balik-loob na ako sa Panginoon nun. Kaya hindi ko na kaya yung... Alam mo naman ang... Maraming din nakakala mong ABS bugad na kasalanan eh. Ay, nako po. Everybody. Alam po natin yan. Everybody packs everybody. Oh. Ay, nako. May bumababa galing sa penthouse na bagong paligong mga talent. So, ay, nako. Amoy shampoo. Hindi ko na kaya. Yun ang sinasabi kong hindi ko na kaya sigmurahin dahil ako'y naging punong abala na sa renewal community noon, sa Christian renewal. Kaya sabi ko mag-iwalay tayo. Eh, pero meron ho ba kayong alam na patungkol, mismong ano, personal na alam patungkol sa mga irregular na o mga contractual na empleyado ng ABS? Kasi itong mga cameraman, awang-awa ho ako, 100 plus ho sila. Hindi lang yan.
batas tayo humihiral. Apo. Sinasabi ng batas, regardless of status, mandatory yan, first day of employment, dapat covered ka na ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at saka Employees Compensation. Apo. Mandatory yan. Apo. Pag hindi ka kinover dyan, that's a criminal offense. Apo. At pwede mong gabla ang kumpanya kung hindi ka binigyan ng SSS ng gano'n, yung social amelioration. Dahil mandato yan sa batas. At natatawa ako, sinasabi na mawawalan na rabawin na 1,000. Teka ako, dun sa 1,000, ako sigurado ako, 99% dyan sa mga empleyado ng ABS, walang hindi covered ng SSS ng PhilHealth. At saka ng Pag-ibig eh. Bakit sigurado ako dyan. Bakit so sa tingin niyo hindi ho sila makapalag eh? Alam nyo naman natin. Eh, hindi makapalag kasi siguro hindi sila na-file ng complaint. Dahil pag nag-file ng complaint, automatic yun. Pag wala sa record ng SSS, isa-serve yan ang warrant of arrest dahil criminal offense yan eh. Ah. O, hindi kasi alam ng maraming empleyado yun. Kaya lang ho eh, bakit ho kaya sa tingin nyo na mayagpag to noon? I mean... Eh kasi, alam mo, ang feeling kasi nila, silang Diyos, di ba? Mm-hmm. Silang may hawak, sila kalakas sa gobyerno, hawak nila ang mga presidente, mga senador, mga congressman. Mm-hmm. Eh, kaya nilang ilutin ang lahat. Ako nga, nung mag-file si Meltyang ko ng labor case NLR, sinapasama na ako dahil pareho kami, may isang kumpanya. At saka ako, professional manager ni Mel noon. Mm. Ang sinasabi nila, walang employee-employer relationship. Ang alam mo kung ano sinasangkala nila. Yung memorandum circular ni Pernina, firmado ni Senator Tulog. Ah, si Drilon? Siya pa labor secretary noon. Nag-issue siya ng memorandum circular to favor the networks, especially ABS-CBN. Ay, grabe naman. Sa Drilon eh, no? Na labor contracting lang. So, parang sinasabi niyang okay lang yun kasi siya ang dole, di ba? Siya ang dole secretary noon. Kaya, noon, nung aktibo banda na yun, naamon ko nun si Tan Pilon eh. Kung talagang makabayan ka, mag-design ka, visit ka ako. Matindi pala ito si Drilon, ano? Kaya pala ngayon, biglang nagising? Kasi labor contracting talaga eh. Kahit tingnan mo sa record ng NLRC, ang ginamit na depensa ng ABS, yung memorandum circular na turbado ni Drilon. Pambihira. That authorized them to circumvent the law. Kasi bantakin niyo po ha, siyempre mga cameraman, mga reporter. So hindi lang po pala cameraman ha, pati pala yung mga reporter din na iba. Ganun din po. Binilang ko yung ang kwamba dyan, merong ano dyan, ang filo ng ABS management. Pipilitin kang mag-resign eh, on the pretext na meron nang i-offer na anong tawag nito, na redundancy, early retirement. Ang totoo niya, wala ka naman palang talaga mag-resign eh, o mag-retire eh, o mag-resign. But you are forced, di ba? Pagkatapos kukuha sila ng bago, kukuha sila ng agency. Ganun ang estilo nila. Lahat ng klase ng unfair labor practice, ginagawa ng ABS. Alam mo ako, ma'am, kaya ako sinasabing nalulungkot ako dahil ako'y stockholder ng ABS eh. Ay, talaga po? I am one of the first employees to be granted ESOP, Employee Stock Option Plan. Apo. Hindi pa ino-offer sa publiko at saka sa empleyado. Binigyan na ako ng imaong Eli Lopez ng stocks. Apo. Dahil sa servisyo ko sa kanila, dahil sa lahat ng tawag nito, kudita. Ako na iiwan tiga-bantay ng assets ng ABS. So sa tuwa ng matanda ni Kapitan, binigyan niya ako ng stocks na hanggang ngayon hindi ko makawala mo kung bakit. Apa. Dahil inipitig nila gabi. Nung pinailan nila ako ng kaso, anong tawag nito? Hindi nila nirelease yung sweldo ko, yung stocks ko, lahat.
Magaling yan, magagaling yung mga taong yan. So ngayon, dali ha, medyo sumalimuot ang ating ano. So meron pa ho kayong tax, meron pa ho kayong stocks doon. Tama. Oo, meron pa. So sa madali sa tama, may pera pa ho kayo doon. Ang collectible ko sa kanila? Opo. Kung magbabayad sila, tinapasad Diyos ko kung, kaliba, magising sila at mauntog. Ibalik nila, wala naman siguro silang balak dahil, 1996 pa yun eh. Opo. So, hanggang ngayon pala, may atraso pa pala sa inyo itong mga ABS-CBN na ito? Ay, ako matagal ko nang pinatawad. Hindi ko lang kinalimutan. Ayun na. Gano'n naman sa Kristiyanong buhay. Patawad ka, pero huwag mong kalimutan. No? Opo. Matindi. Kaya ako nalulungkot kasi kung tutusin, labag man sa kalooban ko yung mga ibang pinopos ko, pero hindi na ako eh. It's not for me. It's for the employees. It's for the people. Yes. Pag isipin mo, tatlong gabi ako nanonood, puro pinagyayabang nila na appeal to emotions na ang galing nila mag-public service. Ang totoo niyan, wala ni isang sentimong pera galing sa ABS ang pinamimigay dyan sa public service nila. Puro galing sa tao lahat yan. Yung foundation nila, di ba? Na... alam mo, nag-umpisa yung foundation na yan, segment ng TV Patrol. Yung likod bayan. Nag-umpisa yan doon sa bulag na bata at saka doon sa malaki ang ulo na kailangan ng BPS yan. Opo. Dumami ang nag-donate, sumobra. Nakita ng ABS, ba? Kumikita. Opo. Hanggang sa, yung malaki ng pera, saan nagtayo na yung foundation. Pero lahat ng pera, galing doon sa donation. In fact, kung hindi ako nagkakamali, nung umalis kami noong 1996, ang pera ng foundation galing doon sa earthquake, doon sa Baguio at saka sa Nueva Ecija. Opo. At saka doon sa Mount Pinatubo, nasa 2 bilyon. Yung building sa kanto ng Mother Ignacia at saka Scout Albano, na pinatayo niya ang building na may helipad. Pera ng foundation yun, pera donation yun ng mga tao, which was na kinukontra ko noon. Sabi ko, bakit magpapatayo ko na yung building na donation ng tao, pera ng tao yan, bakit ka... wala naman sa yung nagpatay, nag-donate sila para pantulong, hindi pampatay yun ang building. Yung batay-bata na ginagawa lang batay-bata building. Pero ng tao ba yan yan? So sa madaling salita ho, yung appeal nila noon, alam nyo yun, di ba may mga tele-tele pa yun sa TV, di ba? So lahat ng paghihingi nila ng donasyon na yun, sa kanila din pala napupunta? Sa mga building nila? Nalikom, hindi naman, nakatulong naman. Kaya lang, sinasabi ko, apo, hindi dapat ginagamit. Pareho yan. Pag nag-imbisiga, halimbawa mag-imbisiga kung sino man ang dapat mag-imbisiga, kongreso man o kung ano. So tungkol sa mga foundation na yan, pag pina-audit nila ang ABS-CBN Foundation, lalabas yan, meron isang million na cash na dinonate sa Ateneo Alumni Association ni Gabi. Ang pera galing sa foundation, galing doon sa donation ng mga tao. Matindi ano? Matindi itong akusasyon ito. So, nakakalungkot pong pakinggan dahil tayo po ay nagtrabaho dyan sa ABS-CBN. At tayo dating rank and file union officer dyan. Hindi magandang pakinggan po bilang isang dating empleyado dyan. Mantakin mo yung pera pala ng taong bayan na i-donate dyan sa foundation. I-donate din ni Gabby Lopez sa kanyang alumni association dyan sa Ateneo. Yes! Ito pong yung ibinulgar ni Jason sa saka tungkol po dito sa mga empleyado. Totoo po yan. Dahil na witness ko po yan, noong tayo nandyan pa sa ABS-CBN,
yung kanilang crackdown sa mga regular na employee na kanilang pinipilit na mag-resign, mag-early retirement. At ang dahilan po nito, kahit labag man sa kanilang kalooban, no choice itong mga dati kong kasamahan na natanggal dyan. Dahil walang choice, matatanggal ka sa trabaho, kailangan tanggapin mo yung inoffer nila, kung hindi, wala kang matatanggap. Ako nga, nag-resign dyan, wala naman ako natanggap ni Singkong Duling. At yung pong sinasabi nilang redundancy ay kapag tinanggal na nila, ang hindi ko po maintindihan, tinanggal nila itong mga regular dahil redundant daw po. Subalit may mga ipinalit na contractual na outsource. Yes. Yan po ang hindi ko maintindihan. So, itong ibinunyag ni Jason sa biro mo, pera na galing sa foundation. Ito pong foundation kasi, sinimulan ito ni Mel Chanco ng Lingkod Bayan. At ang pera na nalikom dito ay umabot daw po ng 2 billion. Simula nung umalis sila Jason sa at Mel Chanco, nagkademandahan pa. Ang bentahe lang itong si Jason sa at si Mel Chanco ay nanalo dun sa kanilang mga kaso. Itong mga kasamahan natin na miyembro ng mga dating manggagawa, mga talent at mga natanggal dyan, hanggang ngayon na pinaglalaban pa rin nila yung kanilang karapatan. So pakinggan po natin itong next video na interview naman sa GMA ito kay Mel Chanco. Uy, maganda no? Sige. Pag-iisipan natin. Halos dalawang dekada na mula nang lumipat ng GMA Network ang respetadong mamamahayag na si Miss Mel Chanco. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng news anchor at magpakailanman host ang naging dahilan ng pag-alis niya sa kabilang himpilan. Magugunit ang humantong sa isang mahabang court battle ang pagsuspindi sa kanya ng Natural Network. Kung meron mang bahagi ng buhay ko na talagang, you know, this is kasi na talagang matinding pinagdaanan, yun eh. Wala naman yata iba eh. Yun lang eh, parang sobrang pagpanlalait sa akin, sobrang ang pagyapak sa akin, feeling ko nun. Para kung ipis, paano mapatay ng ipis? Tatapakan ka, hindi ka lang tatapakan, gaganunin ka pa, ganun ang feeling ko nun. But you know, I did not lose my equilibrium. I did not lose my balance. So, I was still in control of my life. I was still in control of myself. 2 years ago, nagkasundo ang dalawang kampo sa isang settlement. Binayaran ng network ang isinampang monetary claim ng TV host. Alam ko magaling na empleyado ako. Alam ko masipag na tao ako. Alam ko ako'y mapagbigay. Alam ko ako ay malinis ang puso ko, malinis ang konsyensya ko. You cannot put a good man down. Sabi nila. Hindi daw, you cannot. May mensahe ba siya sa mga taong anyay nang api sa kanya noon? Sir, sana po nakakatulog kayo ng mahimimig. Ang buhay po ng tao ay hindi material ang mahalaga. Sa buhay ng tao, mahalaga yung lilingon ka at maraming magsasabi sa iyo, napakabuti ng tao. Sana po dumating ang panahon sa inyong mangyari yan. Napatawad ko na sila. Kahit hindi sila nagsosorry, di ba? Ba't naman hindi ko patatawarin ang ganda-ganda ng aking buhay dito sa GMA. Napakabait nila sa akin at napakarami kong fulfillment here at GMA. Isa sa ipinagpapasalamat ang 24 Horas Anchor, ang pagbabalik sa telebisyon ng magpakailanman.
I'm very thankful to all our televiewers na talagang napakaganda ng pagtanggap ninyo sa magpakailanman. Kayo napatunayan na talagang na-miss din pala ninyo ang magpakailanman tulad ko. Oh, yan po yung revelasyon ni Mel Chanko na ang pakiramdam niya noon nung siya tinanggal sa ABS-CBN at nagka-demandahan pa, ang feeling niya ay parang isang ipis na tinapak-tapakan. Mantakin niyo, ha. Ito po si Mel Chanko ay siya po yung nanguna dyan sa pagtatayo o pagtaguyod ng lingkod bayan na siyang naglilingkod sa mga taong bayan. At, nang medyo kumita na ang foundation ng malaki, abay medyo nagbago ang iip ng hangin. Ang pinanghahawakan ng ABS-CBN in the service of the Filipino people ay parang isang salita ng isang politiko na ang mismong may-ari nito ng mga Lopezes ay siya mismong gumamit ng pera na para dapat na i-donate doon sa mga tao pang nangangailangan. At ang bahagi daw po ng ilan sa mga salaping ito ay gastos doon sa pagpagawa ng building ng ABS-CBN. Talaga naman. O ito pa, ang mga hinaing naman ng mga empleyadong natanggal na hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin yung kanilang karapatan. At ito, malalaman nyo, ha. Natin. Waiting years para sa labor base? Oo. Diba parang... Ilang empleyado ko kayo? Yung mga tinanggal pa, 100 plus po kami. 2010 po yun. Bukod pa yung 2006. 2010 na kayo. So sana magkakagawa mga kausap-sipsipsip para maibigin na... Ilagay niyo po sa sulat yan. Tapos yung sulat niyo po, ipadala niyo kay Pangulo, padala niyo po ako ng kopya. Tapos po, papadala ko na kay Pangulo at kay Senator Bongbong. Dito lang sa Dahil nang tanaman ni Pinoy po. Tinuntaan namin sila doon sa time at nabahay. Tsaka hindi tayo inano. Kasi inano namin doon, sabi nila, kala ba namin dito? Kami daw yung boss niya, di ba? Sabi ni Pino, yun ang niya. Pagdating ko, yung boss ko, sabi niya. Di ba? Wala eh. 2002 po ako nilalayan noon. Tapos, yung 2010, parang nung nakompleto na siguro nila yung numero nila. Ako nga, nagtatrabaho po sa Magic Ball eh, kasi nagkukontrol ako ng ilog. O, yung schedule ng boss, bakit po? Wala ka na raw sa work pool, tagal ka na. Ganun lang po sa akin, di ba na ko inalok lang? O, pirma ka dito, may kontrata ka na bago. Wala po akong ganun. Kaya bigla po akong tinanggal na ganun lang. Hindi na pinapasok. Sandi, pinagos. Hindi ka na, o bawal na ka na pumapasok. May feature na kami sa Vincent. O, bawal na kami. Para kang nag-review. Taliwas naman po dun sa ano yung sentimento nila kasi parang ang sinisentimento nila doon, madami mawawalan ng trabaho, press freedom, pero hindi naman nila sinasagot yung violation nila sa franchise nila. Puro yung tao lang ng mga pinoprod nila, hindi naman nag-ipag-usap yung mga hapon nila. 200 lang ang totoong empleyado. O, baka 200 lang mga regular doon eh. Tapos yung iba, ano lang ng showtime yun eh. Mga otak na showtime eh. Sinasabi ko din, hindi po ganun karami yung regular doon. Ayaw nga po nila sa regular doon na ma-regular ang tao. Narinig ko na rin yan sa mga artista. Parang ganyan din ang problema nila. Yung ano lang po ni Sir Robin sa Padilla, ito po yung lahat po ng
sinabi niya doon, totoo po yun. Kasama mga pati portalik, di ba? Mga portalik, mga ganun. Yung mga mali na yun talaga, yung wala talaga, yun po sila talaga regular. Ang regular lang po dyan yung nasa studio. Akin niya yung sinasabi ng mga dating natanggal dyan sa ABS-CBN, ha? Eh, ito po, itong mga kasama, dati kong mga kasamahan na hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin nila yung kanilang karapatan bilang isang manggagawa na tinanggal in the service of the Filipino people. Ay, nako. So, na-witness ko po yan. Kahit yung mga empleyado dati na regular dyan sa mga sa ITs, yung mga technical people dyan sa ABS-CBN na tinamaan ng redundancy, kuno. Subalit, ang ipinalit ay contractual, outsourced. Eh, biro mo, tinanggal. Sabi, redundancy daw. Tapos, yung pwestong pinagtanggalan ng dating regular ay pinalit. Ganun din, pinalitan, kaso lang, contractual na. So, itong si Drelon pala, dating labor secretary na pumapabor dun sa mga oligarch. Wala kang maasahan dito sa senador na to. At yan, si Grace po. Yan, yung mga marami dyan, yung mga dilawan. Eh, alam nyo po, tama yung sinabi ni Trillanes na nauulit lang daw po yung nangyayari nung panahon ni Marcos sa panahon ni Duterte. Eh, kung ako tatanungin, totoo po yung sinasabi ni Trillanes. Dahil nung panahon po ni Marcos, maginhawa po ang buhay ng Pilipino. Ang malakas ang ekonomiya. Eh, maginhawa po ang buhay noon. Na-witness ko po yan. Dahil nung ako ay sa Mindanao pa, at yung hanap buhay ng lolo ko doon ay ang pagsasaka, naramdaman ko po kung gaano kaginhawa ang buhay noon. Subalit nung panahon ni Cory Aquino, nang mawala si Marcos, nang mag-organize itong mga dilawan, simula sa nanay hanggang sa anak kay Cory Aquino hanggang kay Binoy, ay ito po ang hirap ng buhay. Kaya tama po yung sabi ni Trillanes na nung panahon ni Marcos ay nauulit ngayon sa panahon ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, muling ibinibangon po ni Duterte ng Pangulong Duterte ang ekonomiya ng bansa, ang pagpapalakas sa military, at ang pagtanggol dun sa mga naaapi. Kaya tama po itong pagkakataon na to, blessing po itong pagbangga na ni Pangulong Duterte sa ABS-CBN para makapagsalita naman itong mga naaping walang boses na sinasabi nating freedom of the press. Pero yung freedom o karapatan ng mga maliit na manggagawa mismo ng ABS-CBN ay nilapas tanganan. So ako po, hindi po ako kontra doon sa hindi pagre-renew ng franchise ng ABS-CBN. Dahil para kung ako po yung tatanungin, ang kailangan dito ay mapanagot muna kung ano ang nangyari simula nung 25 years ng franchise ng ABS-CBN. Yung mga pang-abuso na nagawa, yung paggamit ng pera ng dinonate ng mga taong bayan na para sana sa ibang mga tao na mas nangangailangan, biro mo. Yung pera na donation na galing sa foundation ng ABS-CBN ay i-donate din
doon sa alumni ni Gabby Lopez. Matindi ano? Yes, totoo yun daw. Sabi ni Jason sa yan. Dahil si Mel Chanco mismo ay sila yung may hawak ng foundation dati. Siguro nung magkaroon na ng pera ay netsepuera na itong si Mel Chanco. Matindihan po. Kaya itong mga kasamaan ko sa ABS-CBN, tama lang naman din po na kanilang ipinaglalaban itong ABS-CBN, dahil alam ko ang pinaglalaban nila ay ang kanilang sarili na hindi, para hindi mawala ng hanap buhay. Pero sa panawagan ko sa ating Pangulong Duterte, sir, maraming din po kayong mga supporter dyan na nadadamay lang at naiipit, na sana naman ay proteksyonan niyo itong manggagawa ng ABS-CBN na hindi mawala ng trabaho. Sana po magawa ninyo ng paraan na ang managot lamang kung ang may kasalanan ay ang mga Lopezes, sila lang, na lang po ang habulin ninyo, at magawa ng paraan na hindi ma-shutdown ang ABS-CBN, at ang i-shutdown nyo lang mismo itong may-ari. So, itong sa mga Lopezes, Ginoong Lopez, kung tulad ng sinabi ko dun sa una kong video, na kung no way out na po kayo, ay bentan nyo na lang po ang inyong shares. Bentan nyo na lang po dito sa mga empleyado ng ABS-CBN. Mas maganda po eh, makabawi-bawi po kayo. At marami pong magagaling dyan na tao na hindi bias. Kaya nababahiran ng bias itong ABS-CBN, dahil itong mismong may-ari ay may kulay. Kulay dilaw. Kulay ginto. Yes po. So, yun lang po ang aking opinion. Sana po wag madama itong mga maliliit na manggagawa natin sa ABS-CBN. Kahit ilan lang naman po ang mga regular dito, pero mas marami dito yung mga talent. Umapa-talent man o umapa-regular, kailangan po nila ng proteksyon. Pangulong Duterte, marami po kayong mga supporter dyan na mga nagtatrabaho na bumoto sa inyo. Yung mga kasamahan ko dyan na ina-idol kayo. Pero no choice po sila ngayon. Kailangan nilang ipagtanggol po yung hanap buhay nila. Kaya wag natin pong sisihin itong mga manggagawa ng ABS-CBN na kailangan nga nilang lumabas at proteksyonan yung kanilang trabaho. Pero Pangulong Duterte, sa Kongreso, imbestigahan niyo po itong sinasabi ni Jay Sonsa at itong mga dating manggagawa na natanggal dyan sa ABS-CBN. Yun na lang po. At sana po ay masolusyonan na kaagad ito, na ma-renew ang franchise ng ABS-CBN, at ang i-shutdown nyo lang ay itong mga Lopezes. Tayo po ay subscriber ng TFC dito sa Canada. At siyempre nakakalungkot na mawala yung mga inaabangan nating teleserye at ang mga news. So, ito lang po ang aking opinion. Sa susunod na video, tatalakayin po natin itong pinangangalandakan na press freedom. So, salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Joe Arcaya. Salamat sa muli nating pagkikita.